There you go. What's up everyone again and welcome back into me another video. So in today's video ay i-share ko nga sa inyo ang another tips and ideas, no, pag kayo man ay aspiring butchers and you are planning to explore the whole Canada to find another opportunities, no. So if you are interested to find out what is this simple tips and ideas, no, lalong-lalo na pag kayo nandito na sa Canada and then gusto niyo i-explore ang ibang opportunities, no, or gusto niyo mag-level up ng trabaho, this video is right for you. So if you are interested, please watch until the end at baka nga ito yung makatulong para baguhin ang buhay mo. So let's go! Magandang buhay sa ating lahat dyan, no? Sa Pilipinas o kung saan man kayong dako ng mundo. Ngayong araw nga is mayroon akong share sa inyo, no, na magandang idea kung kayo man ay sakaling makarating ng Canada, lalong-lalo na sa ating mga butchers dyan, no, na nandito na sa Canada at yung mga balak pa mag-apply, no. So, itong idea yung to is makakatulong ng malaki to sa inyo, no. This time, na-figure out ko, no, mas ideal pala o mas maganda pala na pag ikaw ay na permanent resident na, no. Or halimbawa, after mo mag-stay, no, after ng permanent residency mo at nakapag-stay ka ng outcourt, nalaman ko na mas maganda talaga dito sa Alberta, no, province. Dito kasi sa Alberta, ito lang sa may mga gusto, no. Pero disclaimer lang, of course, ito lang ay sa may mga gusto, no. Sa mga gustong magtrabaho sa oil field, no. At dito kasi guys, Alberta, once ikaw ay nag-work sa oil field, no, so lingid sa kalaman ng ating mga kababayan na nandito na sa Canada, nagtatrabaho dito, is malaki talaga ang rate na in-offer dito, no. So twice siya sa in-offer compare mo sa trabaho mo sa hindi oil field, no. So yun nga, ang ma-advise ko is kung kayo ay PR na and then gusto niyo mang lumipat, so planuhin niyo na, no, na lumipat dito dahil nga malaking offer dito, 2 times, no, ng sinasahod natin diyan sa Manitoba, no. Pero na nagdepende, no, sa trabaho ninyo at sa rate ng trabaho ninyo. Hindi ko naman sinasabi lahat ay magsilipatan dito, no. So yun, na realize ko na hindi ko dapat sinayang yung mga panahon ko, no, na magstick lang sa isang kumpanya at explore dapat yung iba, no. Never too late pa naman at yun nga, I found out na mas maganda buuhin ninyo yung mga pangarap ninyo dito sa Canada, dito sa field oil and gas industry, no. Dahil nga dito is malaking offer ng sahod, no. Roughly nasa 30 to 40 depende sa job position a-apply ninyo, no. Ano pa lang yan, ha, yung regular na worker. What if pag ikaw pa kaya siguro is journeyman na, no? At mga iba pag may mga position na trabaho dito like plumber na yan, no. So yun guys, sa mga nakapanood ng video nito, I inspire you na lumipat na kayo ng ibang province at kung lilipat man kayo, is sikapin ninyong lumipat kayo sa mga oil and gas, no, industry dahil malaki ang sahod. Katatapos lamang ng aming first aid and CPR training ngayon dahil nga kailangan nyo sa trabaho, yun ang kagandahan pag nandito ka sa oil and gas company, no. So required sa'yo na mag-take ka ng first aid and CPR and then esto is an alive, no, na mga trainings para sa safety, no, sa trabaho. So hindi siya basta-basta rin makakapasok, hindi ka rin basta-basta makakapasok dito pag wala yung mga yan. Pero ang option dyan is either sagutin ng kumpanya yan or issue shoulder mo, no. So yun, ang benefit nyan is hindi lang para sa trabaho mo at ma-apply mo rin yan sa buhay mo, lalong-lalo sa family mo, no, just in case emergency. So yun yung advantage noon pag ikaw ay nag-attend ng mga ganitong training, no. So I'm glad dahil nga umutin ako ng training yun, so may additional knowledge na naman tayo and skills, no, na pwede rin ma-apply, no, soon magkaroon ng emergency or if there's an opportunity to save other lives, no. Halimbawa may nadaan ng aksidente and then you find out this people that is airlifted or breathless, no, an unresponsive man. And so pwede natin i-apply yung mga first aid na yan, no? So yung mga bandage nun,
If you want more information about how to transfer here in Alberta, Canada, lalong-lalo sa oilfield industry, you can watch my video, no? And of course, bago pa lang tayo dito, explore pa natin tong trabaho to. And let me give you a small ideas, no, kung paano nyo umpisahan yung buhay nyo dito, no? So yun, wag po nating sayangin yung time natin sa isang place, no, or isang lugar na kung saan hindi kayo masaya. Explore yung lucky ng Canada, no, and wag tayo mag-stick sa isang job, no. Explore natin sila, and syempre tayo patanda ng patanda, so kailangan nating mag-explore ng trabaho para may malaking kita. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Until my next video, so abangan ninyo mga susunod nating video, no. I-share ko rin sa inyo yung mga iba pang tips and ideas, no, na pwede nyo gawin pag kayo dito sa Canada, lalong-lalo dyan sa mga kapag-Canada, no. Until my next vlog, thank you for watching. Mabuhay. Ingat, kalahi.